What's up, mga bro? Punta tayo ng Balibago. May nakita akong shop na nagbebenta ng JVT na version 3.5. Kanya nang papalit natin sa stock pipe ni Click. Nahihinaan kasi ako sa tunog ni Click eh. Parang sobrang tahimik. Try ko magpipe. Adjustable naman yon yung JVT version 3. Trial and error din yun. Pagkatimpla nung adjuster niya. Punta tayo ngayon doon. Pakita ko sa inyo yung pipe. Tapos doon natin pakabit sa Guanson para papareset yung ECU. Madali lang naman pero wala ko nung adapter. Pero pwede rin yung paper clip. Pero yun nga, dahil andun na rin naman tayo, di doon natin pakabit, no? Malapit lang naman yun sa Honda Dao Guanson. Doon na lang papakabit yung pipe tapos papareset natin yung ECU. Eh, actually, dalawa yung pinagpili ako na pipe talaga. Yung Edge pipe. Yan, isa rin sa choice ko. Isa rin yun sa choice ko kaso wala nang stock si M eh. Mabay order yun eh. Kung ba nyo matatagalan pa kung order siya. Kaya naisip ko, ito na lang, JVT na lang. JVT version 3. Napares naman maganda yun. Paparace through din pala natin yung yung pipe syempre. Pero siguro next vlog na. Para may formality sa dapat papalit ng pipe. Para sa mga alanganin sa mga checkpoint yan. Pwede yun yung parace through yan. Paparace through natin yan sa PMVIC. Sasabay ko na sa pagpapa... Renew ko ng registro ni Click kasi ito extension eh. So early renewal. Isasabay ko na doon. Kukuha na ko na ng registro yung or paparehistro natin yung pipe para kasabay na Nabalik ko kayo pag nandun na tayo. Doon lang yung sa may sa may papasok ng Robinsons, Balibago. Yung nakita kong shop. Yan, dito lang yun sa may gilid ng Robinsons. Ito yung Robinsons sa Balibago. Pampanga. Nakakaan tayo dyan. Ito yung shop eh. Pinareserve ko na yung pipe. Baka may bumili pa eh. Nag-iisa na raw yun eh. Aris, Thai Parts, and Racing Parts. Yeah. Okay na, hindi na malalag siya. Yan ako naman. Pitan mo lang yung guard boss. Baka malalag. Oo, oh, sige, sige. Saka itong dito. Oo. Thank you na, boss. Sige bro, salamat ah. Oo. Oh. Pinatape ko na lang sa likod. Doon natin papakabit sa kasa. Pero, sa likod. Nadal lang tayo baka sumabit. Huwag tayo magsisingit masyado. Punta tayo ng Honda Dao Guanson. Doon natin pakabit. Ito na yung pipe natin, JVT V3. Pakita ko sa inyo yung adjuster nya. Ito para sa back pressure. Kaya pag counterclockwise, full open. Pag clockwise, full close. Yan, yan. Kita nyo ba? Yung adjustment nya na stock, naka full open eh. Pwede nyo i-gitna, pwede nyo i-mid-close. Depende sa gusto ng makina So, doon natin titimplahin sa gusto ng makina. Kumbaga magta-trial and error tayo. So, sa ngayon, gigit na ako muna yan. Ito lang yan, luluwagan nyo lang to. 4mm to. Naigpit na ako na to, nasa mid lang siya. So, 4mm to. Tapos itong bang sensor, igpitan nyo din. Mamaya sa bahay, lagyan ako ng thread locker. 8 size. Para hindi mahulog, no? Dito nilalagay yung kapag naka-kargado ka tapos naka-programmable ECU para matuon na yung AFR. Ito, may nilalagay na sensor dito. Ang ginabakas na nag-grip sa yung pipe natin. Tinanggal pala namin to. Hindi cut bar pala. Hindi may suot yung tanggal eh. Gawin itong skid plate. Nakabit ko na lang mamaya sa bahay ko. Gasket nito, kakabit pa rin natin. Hindi sumingaw. Sisingaw pag walang ganyan, no? Kaiba ng diameter, no? Kapatong. Okay.
Yan ba, may opening yan, no? Meron. Ah, meron. Gasket. Nakashoot doon, no? Ating adjustment sa minor. Idle. Ha? Kita pa. Kita pa. Ha. Sige pa. Yan. Kita kasi yung parameters dito. Kailan lang pa kita manit, katang kaya maximum may dala. Okay, 1.9 yung kanina, no? Oo. Yan ko, push bar. Tulad yung tunog ah. Ay, ito malalaman pag may singaw, pag tinakpan. Yan, wala yung tunog oh. Okay bro, buksan mo. Ganda na tunog ito. Mabase to. Oo. Wala, oh, yan ah. Wala singaw. Okay. Okay lang, nakakabit yung ano dun sa yung gasket na stock. Kasi lalapat nyo lang yung JP. Kino-correct natin yung DPS mismo. Ah, yung TV ano. Sensor niya. Na-reset yung TV sensor. Kahit na-reset na kanina doon, manual pa para sure ball, no? Para doon kasi mga parameters yung nakikita. Hmm. Para makita yung idle. In-adjust nila kanina yung idle. Eh. Idle tuning. Malayo eh. Successful na. Nasa dulo eh. Okay na yan. Okay na. Tapos initializing na lang para ma-register na may nagbago sa kanya. Sa ECU naman na. So, initializing na lang. Kasi pag nagpapalit tayo ng mga pyesa, kailangan natin gawin yung initializing. Oo, okay. Full throttle. Tawag nito initializing. Full throttle on. Pag nagpapalit lang tayo nung mga bandang ano. Oo, iba, pipe. Tapos pag may natin tinanggal na sensor, no? Oo. Okay na yan. Okay na. Tayin lang natin magdalawang click. Hindi lang kita mo na. Sa taas eh. Hindi lang kita natin. Hindi na natin kailangan ni ganun-ganun pag nag-initializing. Isa lang ganun. Oo, isang ganun lang. Tapos bunot na dito. Bunot na yan. Hindi ka lang ito pa na part. Wah, apat na beses daw eh. Standard procedure. Ito rin yung bro, di ba? Oo, ito. Ito yun. Ito yung ginawa ni Mark. Standard procedure. Standard. Gagawin mo lagi yung tablo. Oo. Pero pag naglinis yung water body, ganun. Oo. Basta pag tinanggal mo yung mga sensor mo. Parang ma-register bago ulit. PPS, tapos initialize. Yun. Ayos na. I-idle natin ng 10 minutes. Para mag-register din yung tamang air para. Oo. Huwag muna i-re-rev, no? Pagbago pipe. okay na. Babalik ko na yun. Yung front box, tinanggal ko eh. Hindi kasi makasas yung battery. Saka lang babalik yan. Habang nakahit eh. Okay na. Si Mark tsaka si Christian. Bro, salamat ah. Oh, salamat. Bro, unan ako bro. Salamat ah. Medyo nawala ng konting torque sa bukana. Pero malakas pa rin. Malakas bumunot eh. Naibago lang siguro ako sa pagpiga. Gamitin ko nang gagamitin ito. Tapos syempre, tutunuhin ko yung ano. Yung timplano adjuster sa back pressure. Para makuha ko yung torque na gusto ko. Yung tamang back pressure ba. Try natin i-ratratin sa Clark, no? Ganda naman yung batak eh. Tingnan natin kung makakapundo dulo.
Pakinggan nyo na lang muna yung tunog niya. Ganda yung tunog eh. Tapos pag naka-minor ka, sakto lang. Kung hindi siya sobrang lakas. Siguro adjust ko ng medyo yung mid-close ba. Ginawa kong babalik yung ano pa, yung hatak. Medyo nawala konti. Yan, konti lang. Sakto lang. Yan, tatunoyin pa natin. First impression, oh. Ganda ng tunog eh. Oh, solid, oh. Pag idle, oh. Sobrang hina ng tunog niya pag idle. Orang stuck. Yung dati natin top speed. Nung hindi pa naka-pipe to, top speed ko 116 sa Puliilan Bypass. Tatanungin ko pa to. Pero maganda no, naka 117 eh. Malakas pala nito oh. Ilan, naramdaman ko lang talaga na medyo humina yung torque. O baka nainibagol lang ako sa pagpiga. Pero yung dulo, yan, labas lumakas yung dulo. Naka 117 tayo, 116 lang top speed ko dito eh. Ay click. Tatanungin pa natin. Alright, yan na yung JVT pipe natin, no. O yung mga sukat ng elbow tsaka ng tip, sinukat ko na ng caliper. Ayan, yung stock elbow 22.5mm. Yung sa JVT naman yung elbow, yung sukat niya 25.5. So mas malaki siya, no. Kaya nilalagyan niya ng adjuster eh. Pwede may ito na yung back pressure. So pag mas malaki yung elbow, mas mawala ka ng back pressure pag stock engine. Ito pa lang ano, elbow outside diameter yung sinukat ko. Kasi nakabit na, hindi ko naman susukat. Wala kasi akong dalang caliper nung pinakabit natin yan sa Guanzon. O yung tip naman, inside diameter ng stock tip 19.5, maliit lang. Ito malaki talaga to, you know, 40.5mm. Yung ano nya, inside diameter. Ayan, yung bang sensor pala, yung tread na nilagyan ko na nito. Thread locker. Ano to? Medium strength lang to. Pwede mo pa rin tanggalin yan. Kulay blue to. Blue. Kulay pula lang yung lalagyan pero blue. Medium strength lang lalagay nyo para pwede pa rin matanggal. Tapos yung dalawang allen ng adjuster ng back pressure sa ilalim, nilagyan ko na rin yung dulo. Para hindi basa-basa luluwag o matatanggal, no? Ayan, in-adjust ko na pala yan ng mid-close. So, sinara ko ng konti na ganun. Sa gitna siya ng, di ba, full close dito. Clockwise, pag sinagad mo ganyan, full close. So, gitna nun ng full close, saka ng middle, nandun siya, doon ko nilagay. So, bali mid-close siya. Yan yung adjustment na ginawa ko. Umukay naman yung hatak, gumanda yung hatak. Testing ko na rin eh. Niride namin ni OBR ng ano, Bataan. Mahirap lang makakita pero mid-close yung adjustment niya. Naka mid-close tayo. Test ride natin to sa ano, Puliilan Bypass. Punta kami dun eh. Sige natin dito yung mid-close position. Kung may maluwag. Kung masikip eh, oh. Sabi sa sakyan.
kanto. Yun, pinakamataas natin yung nakuha, 114. Nabibitin tayo eh, madami sasakyan. Tinesting ko pa doon yung padiretso, pero madami talaga sasakyan eh. Yung 114 ang pinakamataas, laging nabibitin. Pero so far, mas okay sa akin performance nitong ano, mid-close. Bumalik na yung hatak niya. Yung pagbinigay akong ganun, umaandar na. Parang yung sa mid position kasi. Ang ano, masyado mahingay bago umandar. Bukasan talaga yung torque. Or yung hatak. Ayan ngayon, bumalik na yung hatak niya. Napala, binalik ko din yung ano nito. Stock center spring. Medyo naiingayan kasi ako dun sa ano eh. Speed tuner na 1200 center spring kapag bago umandar, masyadong mahingay. Parang umaangil ng sobra eh. Yan, hindi ko type, kaya binalikan mo na itong stock center para smooth lang pagka pinagama, hindi yung sobrang iingay yung pipe. Yan, no, tama lang yung tunog niya. Mas malakas ang tunog eh pagka ano eh, 1-2 center spring eh. Ito, medyo mas bumilis ang karangkada syempre, pero kaya pa rin kami buhatin ni OBR kahit stock center spring. Hanggang ko kay click ngayon. Nakita nyo naman, dumudulo naman 114. Nabibitin lang tayo kasi may mga sakyan na sa harapan. Kasi yun natin sa clog yan pag na-chamba natin na maluwag na. Tsaka ano, hindi salubong ang hangin. Yan. Yung pinakamalaking factor yan sa pagkuha ng top speed eh. Pag salubong yung hangin, pipigilan ka talaga. Yung papunta, salubong hangin eh. Parang mga 110 lang ako eh. Mahirap talaga pa top speed din pag ano, salon-salon yung hangin, itigilan ka. Ito, tested ko na to sa aming dalawa ni OBR, maganda. Ito na gusto kong settings nito. Pero pwede ko nang ibalik yung 1-2 speed tuner center spring. Itigas kasi nun eh. Pagkabawa, akit kami ng Baguio, ganun-ganun. Matitinding ako na. Pero ito, kaya naman kami dalhin. Kahit matarik. Natesting ko na rin. Ilong ride namin eh, nagpunta kami ng ano, ng Bataan sa may bundok o banda doon. Alimutan ko yung pangalan ng lugar eh, sa kainan nyo na ano, mataas yung lugar, daming matatarik yung daan. Okay naman, kaya kami dalhin, hindi man nahihirapan yung ano, dahil na rin kasi magaan yung bola, hindi pa rin natatalo ng ahon yung RPM nito. So kayo na lang bahala magtimpla kung ano, anong babagay sa takbo ng makina nyo. Magkakaiba kasi yan eh. Pero kung gusto nyo talaga na yung makikita nyo na yung may gain na horsepower, papadyno nyo. Dyno nyo patotoo, no? Kasi wala naman tayo access sa dyno eh. Dito. Kaya ano lang tayo. Street tune lang. Pero okay na ako sa takbo nito ngayon. Kaya kayo, bahala na kayo. Tapos siguro mag-spark plug reading tayo pala, no? Parang nasa 500 na rin yung tinakbo nito eh. Pwede na siguro mag spark plug reading. So, spark plug reading na tayo pag uwi namin. Pakita ko na rin sa inyo. Baklas ko na yung spark plug gamit tong kasamang tools. Ayan yung kasamang tools. Masuot nyo lang yan dyan, kaya naman kapay nyo sa ilalim. Suot nyo yung ganun. Sipitin nyo dito ng counterclockwise para maluwagan. Pagpahigpit ang clockwise. Ito yung reading ng spark plug natin. Yan, hindi siya sobrang optimal na parang kulay kalawang, pero medyo optimal siya. Yan, brownish. Brownish naman. Kung kasi puting-puti yung nasa gitna na kulay white na yun, sabihin nun, lean. Pag sobrang puti nun. So, spark plug reading ulit tayo ng ano, after 500 kilometers ulit, no, para sigurado. Yung gap niya okay naman, 0.88 pasok eh. Yan. Pasok yung 0.88. So, based sa manual ang spark plug gap ng stock, 0.8 to 0.9, so in between doon. Pwede nating sikipan yan, pero okay na yan. Para medyo sakto nga lang to. Log pala. Log tong 0.80. 0.88 sakto lang.
So okay pa naman. Hindi ko na lang gagalawin muna. Medyo masikip pa nga eh. Siguro 0.87 ng ano, gap nito. Okay pa to. Ayan ay spark plug. Hirap lang makita. Ayan ayan. After nyo ilapat yung spark plug, higpitan nyo lang ng 1/8 of a turn. Nakabit ko na lang yung ano, yung spark plug cap. Ayos, naka 120 natin. So feeling ko mas dumudulo tong ano, middle position. No? Mas dumudulo no, kaysa dun sa mid close. Tapos yung torque niya, maganda eh. Hindi ko lang siguro dahil sa ano, sa 1-2 center, parang hindi tugma yung 1-2 center dito sa ano, sa middle position. Binalik ako kasi ng mid eh. Yun, naka 120 naman tayo. Ayos. Ayos. Tagumpay no. 120 kbh mid position. Mas lumakas yung tunog no. Mas gusto ko yung tunog ngayon. Kaya parang mas nakahinga talaga. Tapos pa rin naman nahatak eh. Tawid tayo. Okay pa rin ang arangkada niya. Maganda pa rin ng hatak. Center spring talaga siguro. Hindi tugma sa ano, sa pipe. Pero testingin ko pa ito na lang kasi OBR. Tapos siguro doon ko gagawin ng ano, final review. No? Pero yun, so far 120 kph na kuha natin. Maganda, maganda pala dumulo talaga yung middle, no? Itotono nyo lang yung panggilid din. Tonohin nyo din yung panggilid dapat mag-match sya para mas maganda yung performance. Ganda na tunog. Parang mas naging ano, mas bassy lalo yung tunog niya. Mas lumakas din ng konti. Yung mid-close ano eh, medyo mahina. Sakto lang. Pero itong middle niya maganda. Yung tunog niya medyo nag-iba pa eh. Compared nung una. Parang medyo nagkaroon ng konting lutong. Pero maganda. Pagka ano yung low speed, yung low RPM, bassy talaga. Ganda. Okay na to. Ito na lang siguro. Middle talaga no. Pero testin ko pa to pag ang kasi hobby ah. Na pwede naman ako mag trial and error sa magandang panggilid na gusto ko na magma-match dito sa middle position ng ano,
ng JVT version 3. Tapos mag spark plug reading tayo after 500 kilometers. Yan, balikan ko kayo. Ayan, nagpa-remap ako kay, ano, kay Marco ng ano, ECU. Ang stock ECU, niramap namin. May mga binago siya sa parameters. Secret na lang yan. May connector rin naman, pero... Secret lang na. Napaparinig ko na lang sa inyo. Ayawan na, oh. Trademark sound. Yung trademark sound. Trademark sound. Pero wala lang yan, trademark lang yan. Kung magkargado, free! Ikot gulong. Parang nga ganun eh. Ikot pa sa kaso eh. Ah, test ride natin yan. Ay bro, salamat ah. Ah, si Marco. Pagkaano? 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 PM nyo siya pagkaano. Gusto nyo magparema. Dapat nakatono na yung panggilid. Oo, mas maganda. Dapat tunada na. Ah, para mas maganda, maganda yung maging improvement. Ah, Jexter. Road Ranger. Test drive muna. Atasin mo muna. Jogging eh. Nakas kasi OBR. OBR, ilan yung top speed natin? 114 na. Lakas. Test ride ko pa na ito ng ano, solo lang para mapakita ko sa inyo kung ilan yung makuha natin top speed sa remap. Dati, top speed lang nito. Ano eh. Pag angkas kasi OBR, 110 pinaka max. Nakawa na tayo, 114 tayo. So, may gain. Mas magaan talaga manakbo. Talaga hangin eh. Kung hindi sa lubong hangin, lagbas ng 120 yun. Yan, naka 119 tayo, tinesting ko. Konting yuko, mas hangin eh. Mahirap naman, tsempuhan na ano. Pero tingin ko ha, definitely lalagpas to ng 120. Pero makukuha natin yan, syempre, pag hindi sa lubong hangin. Pero, birang-bira mangyari yun. Machamba lang talaga. Sige, machamba ako na naka, ano yung camera. Pero malakas. Ang napansin ko nagbago talaga sa after ma-remap, ano? Yung throttle response niya mas gumanda. Ganda ng throttle response eh. Talagang umaandar agad. Kaya ano nga palang mga ano, mga binago ni Marco dito ano, nung ni-remap niya. So, nag-adjust siya sa ano, fuel mapping, nag-trim siya. Kaya yun na lang yung ano, di-disclose ko. So, nag-fuel trim. Tapos nagdagdag siya ng konti sa limiter ng RPM. So, dinagdagan niya ng konti para mas tumas yung RPM limit. Tapos yung sa ignition timing. Yan yung minor. Yung brag na minor. So, yung tatlong in-adjust niya. So, fuel maps, nag-trim. Para ma-enrich yung ano, yung fuel natin.
Kasi di ba medyo lean eh. Nadagdagan niya na buga na ang gasolina. Yan, para ano. Pero mag-spark plug reading tayo syempre. Para makita natin kung mas nag optimal yung spark plug reading. Yan, ikot lang ako. Kasi kanina nagtatry ako. Dami sakyan. Eh nag-take out ako, galing ako ng ano eh. Galing ako ng Chicken Avenue. Nag-take out ako ng chicken. Lamigit pa ako sa Tinarega kung makukuha ko. Noon na punta ko kasi paglabas ko. Dami talaga sa sakyan kaya hindi ako nakapag-try. Ayun, nakuha natin na malugi yung kalsada. Kasi malakas talaga yung hangin eh, sa lubong. But at least, kahit sa lubong hangin, nakakuha tayo ng ganong kabilis, no? 119. Yan ang ganda ng sibat. Inauna-una ko naramdaman dito eh, ganda sumibat eh. Yung pagbiga mo talaga ng throttle, sumasabay siya sa bilis ng motor. Kumbaga yung RPM, sumasabay sa ano, sa speed ng actual speed mo. Kaya ngayon, kung gusto nyo magparemap kay, ano, kay Marco, PM nyo lang siya, pero dapat nakatono yung panggilid nyo. Kasi pangit naman kung hindi nyo gusto yung takbo ng motor nyo, baka nakapanggilid kayo. Hindi nyo pa makuha yung gusto nyo yung tono. Tapos paparemap nyo, baka hindi nyo magustuhan. Kaya maganda ko yung solid na yung set nyo na manggilid bago kayo magparemap sa kanya. Yan, magkaibang motor o kahit parehas Honda Click yan, magkakaiba ng mapping na ginagawa si Marco dyan. Hindi yan pare-parehas. Depende sa response ng makina. Tinetest ride niya rin eh pagka may adjustment siyang ginagalaw. Yan nga pala, pag nireset mo yung ano, yung ECU manually or kahit yung diagnostic tool, hindi pa rin mawala yung mapping, yung remap. Nga malalaman naman natin yan pagka ano eh. Or malalaman niya ba, nagparamap kayo sa kanya. Malalaman niya mawala yung remap pag nireset niya. Pag nawala yung burag-burag na tunog. Technician timing yun eh. Pag nawala, ibig sabihin nabura yung mapping. Pero bukas kasi magpapalit ako ng ano, ng air filter. So, yeah, magre-reset ako ng ECU. Yan, malalaman ko bukas. Siyempre, hindi pa naman ito yung ano eh. Yung final review, may final review pa. Abangan nyo na lang yun. Pero bago ako mag final review, paabutin ko muna ng 500 kilometers ulit yung tinakbo nung after ako magparemap. Kasi nung last time, di ba, nag spark plug reading tayo, ginawa ko, nireset ko yung ano, yung trip A, trip B. Ngayon nasa 600 na eh. Kaso mga 400 kilometers yung ano, itinakbo nung sa trip A, trip B bago ako nagparemap. So bali mga 200 pa lang siguro yung tinatakbo nitong after remap. So, siguro sagadin ko na ng 1,000 or ano, ilan ba yan? 600, 700, yung mga 900, ganun. Sagadin natin ng 1,000 yung ano, yung 3A3B bago natin i-spark plug check. Tapos pag okay yun, saka ako biggawa ng ano, final review, final verdict, no? Yun! Pakita ko sa inyo. 667, hintay natin mag 1K na. 3A3B. Chicken. Lagpasan. Hindi tayo makakachempo talaga ng mahina ang hangin na hindi sa lubong. Pero okay na yan. Grocery ako ngayon pala. 120. Siguro mag-post na lang ako, no? Pag liba ako nakalagpas ako sa 120. Ilan yung hangin? Sobrang lakas ng hangin. Pero yun, yun ang top speed niya pagka ano, pagka malakas ang hangin. Yeah, kung sakali siguro na machambahan ko na mapalagpas ko ng 120, siguro isama ko sa vlog, no? Kaya man, ipost ko na lang sa, ano,
separate. Lagi naman ako naka-camera. Pag hindi ako naka-in sa 360, naka-ano ko eh. GoPro Hero 5 pang dashcam ko. So yun na lang. Ilalagay ko na lang siguro sa description kung malagpasan natin yung 120. Yan. Pero kung tumatakbo tayo ng ganyan, 119 sa ano, malakas ang hangin. Paano pa ako, ano, hindi salubong ang hangin. No. Pero once in a blue moon siguro yun. Mabirang-bihira mo makukuha. Hindi naman natin hawak ang ano eh. Ang panahon, no. Pero lakas, yan. Remap ni Marco. Consistently niya nakukuha yung ano, 119, 120. So, yung top speed ko dati nung before ma-remap, 120 din. So same lang, no. Pero yung 120 na nakuha ko noon, hindi sa lubong hangin noon. Yung ngayon, kahit sa lubong hangin, nakukuha natin yung 120. So, may tataas pa to. Tatimingan lang natin. Hindi ko pa pala nakabit yung air filter. Ang bala ko kasi isasabay ko ikabit yung ano, yung RPM gauge ni Beat, lilipat ko dito. Para mas matotono yung RPM sa kaga tsaka yung max RPM. Kasi pag sobra sa RPM, pwedeng kung wala ng power dun eh. Na kailangan sakto lang, pero wala papakiramdaman din. No? Trial and error lang tayong dyno eh. Yeah, isasabay ko na yon yung pag-install ko nun dito. Siguro hindi ko na i-vlog kasi na-vlog ko na yun kayo on the beat. Tapos saka ako i-reset yung ano, ECU. Tapos palit, palit ng air filter tapos i-reset ko yung ECU. Para isang baklasan lang. Ang hirap kasi babaklasin ko tong ano eh. Tong ano ko, front box. Medyo matrabaho baklas eh. No? Ayan, yung nakuha natin, 120. Na sa lubong ng hangin. Sa ECU remap ni Marco, solid. Spark plug reading na lang, no? Tapos final review. Grabe talaga hangin. Yan, take out naman ako ng ano, Lola Nenas. Bilisan na natin at naulan na Lola Nenas. KPH na. Medyo may hangin pa rin sa lubong. Pero at least consistently natin nakukuha yung ano no. 119, 120, 121. Panalo. Okay na ako dun. Hindi ko na siguro tatry ulit. Nakasawa na mag top speed eh. Solved na ako dyan. So ano na lang tayo. Spark plug reading yung next na ano no. Update ko sa inyo. So, itatakbo ko na to ng ano, sagad ko ng 1,000. Nasa 600 plus eh. Siguro 700 na, nakailang labas na rin ako. Siguro gagala-gala kami ni OBR para ano,
maabot na natin yung 1,000 sa trip meter, no? Alam ko, pag spark plug reading na tayo. Ah, balik ako na lang kayo. Spark plug check tayo. Ah, nagpalit pala ako ng spark plug. Ito almost 1,019 ako bo. Nag-reset na ako ng ano eh, 383B na nagpalit ako ng spark plug eh. 700 na. Galing kami ng long ride. Madaming long ride na. Ito yung spark plug na luma. Ayan. Maganda yung sunog pala nitong ganito. So not necessarily yung mga kikita nyo na brown lahat. Na yun yung optimal. So ito optimal pa rin to. Minapad kasi akong vlog ni Grease Monk eh. At check nyo yung ano, vlog na yon. So hindi siya rich. Ang rich kasi yung fouling yung ano, mamasa-masa. Na sobrang itim. Ito, medyo ash gray. Hindi siya sobrang linis, yung sobrang puti, yun yung lean. So maganda yung sunog. Tsaka makikita naman yan sa takbuhan. Nakaramdaman nyo yan kung maganda o pangit yung sunog. Pero as much as possible, check nyo pa rin. Para alam nyo yung condition talaga ng spark plug nyo kung maganda. Final review na natin. Nga pala, gas consumption na yan. 46.8 kpl, 700 ang tinakbo sa 3A3B. Okay, recap muna. Ano, nag-JVT5 ako. Nakapanggilid na to. Ano? Naka CVT na siya. Speedjuner yung set ko. Ay, yung previous vlog. Tropic. Tapos naging set ko doon ano. Speedjuner pulley set. Stock springs, stock center, stock clutch. Tapos ang bola ko is 11 grams. Na JVT straight 11. Yan naging set ko. Tapos syempre washer, depende sa bola, depende sa belt position. Tapos saka ako na gano. Ano ko kung top speed noon? Maximum is 116. Ano lang, panggilid set. Ayun, ngayon nagkabit tayo ng JVT na pipe, no? Nakuha natin ang maximum is 120 JVT pipe, mid position. And stock springs, yun, same set ng CVT na binanggit ko. Tapos mid position 120 nakuha natin. Pero one time lang. So yung best ko na nakuha yun eh. Pero 115, 117, ganun yung ano nya, yung consistent. So regardless sa lakas ng hangin. Pero minsan pag extreme yung hangin, mga 110 lang talaga eh. Sobrang lang sa lubong. Merong mild lang eh. Kasi yun nga, nag-lean. Medyo parang lean eh. Medyo lean. Kaya naisip ko magparemap kay Marco. Pinaremap natin. Nung pinaremap natin, dinagdagan sa fuel maps, dinagdagan ng buga ng ano, ng gasolina. Para mag-match dun sa hinihingi po ano ng pipe. Sa exhaust. Kasi mas malaki yung tubo, yung elbow. So mas madaming hangin, no, yung buga. Nagdagdag kami sa fuel maps. No, gumanda na yung takbo niya. I mean, mas gumanda kasi maganda naman yung takbo nung ano eh. Pipe pa lang eh, without remap. And definitely, gumanda talaga yung takbo nung na-remap. Kaya consistently ko nakukuha yung 120 pag mild lang yung headwind. Hindi ko pa siya natetest na walang headwind talaga. O feeling ko lalagpas siya ng 121. Ah, 121 pala, pinakamabilis ko nakuha. Ilang beses ko tinira yun, siguro mga 7 beses. 5-7 ganun. Consistently 120, 121 na nakukuha. Lumakas talaga dahil sa remap. Yung consistency kasi talaga yung importante eh. Tsaka gumanda yung throttle response niya sa remap. Kaya okay na okay sa akin, para sa akin ha. Tapos nga pala kapag magre-reset ng ano, no, ECU, diagnostic tool or manual, alam mo, tatanungin nyo kung mabubura yung remap.
So hindi siya nabubura. Tinesting na namin sa kasa. Nagpalit kasi ako nga nung spark plug tsaka nung air filter, nagpalit na rin ako. Tapos yung ano, yung throttle body, pinabuksan ko kasi to. Kasi nagpa-rehistro ako sa ano eh, sa LTO. Tinry ko yung pa-register yung pipe. So, pinatest ko sa PMBIC, bumagsak siya eh sa hydrocarbon level. So ang sadya sa akin doon, magpaano daw ako. Throttle body, pa-check ko. So, pina-check ko naman. Tapos nagpalit na rin ako ng air filter tsaka ng ano, spark plug. Feeling ko air filter yun eh. So makikita nyo yung next vlog. May vlog din yon, yung pipe registration. O yun, nireset namin ng ano, diagnostic tool or sa laptop mismo yung ginamit ni Christian. Tapos nireset din ng manual, TPS tsaka ECU. Hindi naman na wala yung remap. Pandun pa rin yung binago sa ignition timing, yung brag na tunog. O yun yung ano, senyales na pag nabura yun, mawala yun. Siyempre, balik na ulit sa normal idle. O hindi naman siya nawala, tapos yung takbuhan niya, ganun pa rin, maganda pa rin. Same pa rin ang performance sa takbuhan. So, sa long ride, tested na rin. Marami na napunta ang long ride na gamit ko itong ano, JVT5. Never naman nag-overheat. Ang problema sa makina, hindi pumangit ang takbo. Nagamit ko ito sa ano, Bataan. Nagpunta kami doon sa Orani. Tapos next na ni long ride namin, lagi kong kasama si OBR. So, angkas ko siya lagi. Next time pinuntahan sa Dawal, sa ano, Zambales. Medyo malayo din yun, nasa 200 kilometers. So, next na long ride naman namin, yung last, sa Pantabangan nung kami napunta. Sa ano, sa Bebay Siha. Yun. Layo layo, wala naging problema. Papunta, pabalik, maganda yung takbo. Hindi na lalata, hindi na go-overheat. So, tested na. Medyo mapapavouch ko na yung ano nito, yung JVT, yung quality. So, maganda talaga. Hindi ka ipapahiya. Pero para sa akin ha, kung magpapalit kayo ng JVT na version 3 na pipe, syempre dapat nakapanggilid kayo para mas lumabas yung power o mas maganda yung maging performance. Tapos sa bawa, nagpalit na kayo, parimap na rin kayo. Try nyo kayo Marco. Kaya nga pala, hindi siya nagre-remap na hindi nakatono yung CVT. Kasi hindi mo magugustuhan yung ano eh, baka hindi mo magustuhan eh. Oh, pangit na yung takbo ng motor mo, pangit yung takbo, hindi mo pa nahuli yung tono. Tapos pinaremap mo, parang hindi maganda yung magiging improvement. So maganda, nakatono na. Pwede naman kayo magpatono kay Jason doon, tapos doon na ipaparemap. Ano, okay din. Kaya naging result nga pala noon sa PMVIC na tines yung sound level nito, 88 decibels lang. Mid position. Baba no, mahina lang siya. Feeling ko kahit naka full open to eh, kung nakakargado kayo, pasok pa rin eh. Mahina lang talaga siya. Mabase lang, mabase. Pero pag nakapanggilid ka, tapos magaan yung bola mo. O, magdidepende sa RPM. Dumulutong yung tunog eh. Maganda. Yan, okay na ako sa performance ito ng JVT. So, yun lang, yung suggestion ko lang sa inyo. Magpapalit kayo ng JVT version 3. Maganda, kung nakapanggilid kayo. CVT, nakatonado. Tapos, siyempre, mamash nyo yan sa settings ng JVT. Kasi, hindi naman pare-pares ng gusto yung makina. Minsan, malakas siya sa mid-close. Minsan, malakas siya sa middle. Meron, malakas sa ano, sa full open or mid open. So, magdedepende talaga sa hinihingi ng makina. Ay ma-match nyo doon kung anong gusto ng makina. Depende rin sa timbang nyo. Yan. Tapos yun nga, maganda para map din kayo para mas maganda yung maging performance nya. Duba ko para mas ma-enjoy nyo yung kalalabasan ng remap. Pero napaka-solid. Ganda na set nito ngayon. So feeling ko hindi na ako mag-14 na gearing. Mag-upgrade ng gearing. Tapos hindi na rin ako mag-ano, mag-torque drive. Okay na. Okay na ako stock torque drive. Although pwede naman. Para ano lang yung, kung mas sarami, mahanap ako ng mas sarado na torque drive. Ayun, para lang yun sa ano, sa belt. Para kahit manipis na yung belt, pwede pa siyang maitulak na ang torque drive kung masara. Para mas less yung pagpag kahit luma na yung belt. No? Yun lang yun. Tapos syempre yung
delivery ng RPM dire-diretso kasi mayroong mga grooves yun eh. Di kung magpalit ako na, di update ko na lang kayo. Magre-research muna ako anong maganda syempre. Na torque drive para kay Click. Maganda rin yung TSMP eh, pero medyo wala pa ako nakikita ng review eh. Ay nga pala, meron pa palang isa, yung kumakalansing. Yun yung ano eh, yung adjuster yun eh. Kumakalansing yan, bumababang ganun. Ang ginawa ko doon yung mismong butas nung ano, pinasakan ko siya ng epoxy steel. Kaso nangyari kahit may epoxy steel na bumababa pa rin, so due to vibration tapos sa init din siguro hindi siya kumapit kasi ano yun eh, aluminum yung kinakapitan eh, yung bilog. Pag tinanggal mo yung allen, yung holder niya, natatanggal kasi yun, so freely nagmumove up and down yung adjuster, kaya kumakalansing siya, mapapansin nyo. Ang ginawa ko, yung epoxy, medyo pinalutang ko ng konti, tapos pinalitan ko ng bolts. Tapos, ang ginawa, nilagyan ko ng washer na makaharangan yung mismong butas na pinagpasakan ng epoxy. Yan, ginamit namin sa ano, sa ride, long ride. Yan, dun nga sa pantabangan. So, walang naging problema, yan, wala nang kalansing ulit. Hindi na siya lumuluwag. Hindi na lumuluwag yung ano, yung adjuster niya. siguro ang solusyon ko na, pero obserban ko pa kung ano, kung kakalansing pa rin, pero wala na eh. Layo nun, binyayin namin almost 300 kilometers siya tayo. Siguro maglagay ako ng Shopee link sa description. Hanap na lang ako ng legit na seller ng JBT para kung gusto nyo bumili. Yan, check nyo na lang sa link. Tapos yung ano, sa Remaplo, ikaw yung link na Facebook ni Marco. Para kung gusto nyo magparemap sa kanya, yan pwede. O yung spark plug reading natin, okay na okay. Pwede ka panoorin yung vlog ni Gris Monk na ano, yung kung paano talaga magbasa ng spark plug. Kahit ako ngayon ko lang nalaman yun eh. Alam ko dati ano eh, golden brown yung optimal. So hindi pala ganun sa lahat ng cases. Galing. Ay Gris Monk talaga ako natututo ng mga ano, na ganyang bagay. Hindi naman ako expert pagdating sa mga ganyan eh. Siyempre nag-aaral pa lang din tayo. Nag-aaral natin yung tama. So mas maganda doon tayo makikinig sa ano, reputable source. Si Gris Monk, shoutout Sir Tax. Baka solid na ano, mga learnings dyan. Topic dito sa amin, no? Ito na siguro tapusin yung vlog, no? Alright mga bro, ride safe!